Marshall Peak, Kabanata 1653. Pag-alis ng Celio. Akin ba ito? Itinaas ni Suyan ang kanyang ulo at tinitigan ng malaking Ice Phoenix Phantom. Parang naramdaman ng kanyang titig, ang Ice Phoenix, na dapat ay walang malay, ay talagang ibinaba ang ulo at tinitigan si Suyan gamit ang marangal nitong mga mata, ang titig nito ay puno ng kabaitan at pagsang-ayon. Natigilan ang lahat. Sa lakas ng Ice Phoenix Source, nakahinga si Suyan, at ang backlash mula sa Ice Jade Secret Art na dinanas niya nitong mga nakaraang araw ay agad na naresolba, na nagpapahintulot sa kanyang buong katawan at isipan na makapagpahinga. Ang puting multo na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo ay parang dugong umaagos palabas ng kanyang katawan. Ito ay bahagi niya. Ito ay naging mas at mas malinaw, at ang kanyang leeg ay kumikinang na may malaporselana na ningning. Sa sandaling ito, ang kagandahan ni Suyan ay biglang tumaas ng ilang antas, sapat na para mahulog ang lahat ng mga nilalang sa kanya. Kahit na ang mga masters tulad ni Nachiwo at Luohai ay hindi napigil ang masilaw sa isang nakakasilaw na ningning ni Suyan. Oo, dinala ko ito mula sa Tongzuan Realm. Tumanggo si Yang Kai. Nag-usap ang mag-asawang senior sister at junior brother na parang walang ibang tao, ni isa sa kanila ay hindi nag-aalala sa kasalukuyang sitwasyon. N. May nararamdaman ako. Huminga ng mahina si Suyan, ipinikit ang kanyang magagandang mata, at kakaibang sumasalamin ang Ice Phoenix Phantom sa kanyang isip. Masayang sumigaw ang Ice Phoenix, bawat sigaw ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan. Ang Ice Chi ng lahat ng Pure Ice Island ay pinakilos ng sigaw na ito at natipon sa katawan ni Suyan, na nagpapahintulot sa kanya na masipsip ito ng walang anumang hadlang. Lumaki ang aura ni Suyan sa nakakatakot na bilis na nakikita ng mata. Siya ay orihinal na nasa tuktok ng First Order Return ng Realm, at kung hindi nagpakita si Yang Kai, naghahanda na sana siyang makapasok sa Second Order sa malapit na hinaharap. Gayunpaman, dahil sa backlash mula sa Ice Jade Secret Art, ang kanyang cultivation ay bumagsak sa halip na tumaas. Ngayon, muling bumangon ang kanyang paglilinang. Tuktok ng First Order patungo sa tuktok Second Order. Sa lahat ng paraan, nakapasok si Suyan sa rurok ng Second Order sa napakaikling panahon bago siya tila nakatagpo ng ilang uri ng panghihimasok at tumitigil. Ang ganitong uri ng panghihimasok ay nagmula sa Yang Kai. Sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay nakabuo ng kakaibang estado ng pagkakaisa. Ang cultivation ni Yang Kai ay nasa tuktok lamang ng Second Order, kaya hindi na mapapabuti pa ni Suyan, kung hindi, masisira ang balanse sa pagitan ng kanilang Saint Chi. Gayunpaman, makikita ng sino man na mayroon pa siyang lakas na matitira. May kakayahan siyang makapasok sa Third Order. Nagulat ang lahat. Walang sino man ang nakalusot ng napakabilis ng walang anumang nakatagong panganib. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng pagkakataon. Isa itong himala. Magiliw na ngumiti si Yang Kai, na parabang lahat ng ito ay nasa kanyang inaasahan. Muling umalangaw ang dagandong ng dragon at ang sigaw ng phoenix, ang mga multo ng golden dragon at white ice phoenix ay biglang nag-distort, nahulog mula sa langit, at nawala, bumuhos ang mga ito sa katawan ni Yang Kai at Suyan. Medyo nakakatakot ang mga mata ni Luohai habang kumikislap ang mga ito habang nakatitig siya kay Yang Kai nang hindi kumukurap, dahan-daang bumababa mula sa kanyang upuan. Sa bawat hakbang niya, parang nanginginig ang Pure Ice Island, na parabang sa kailaliman ng lupa mismo, niyanig ang kaluluwa ng lahat. Sa bawat hakbang ni Luohai, tumataas din ang kanyang aura. Hindi nagawang sugpuin ng Golden Yang Chi Field ni Yang Kai at Suyan si Luohai. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakangiting nakatingin sa paparating na kalaban. Kung ito ang iyong trump card, kung gayon ang haring ito ay nagpapayo sa iyo na sumuko. Ang iyong lakas ay talagang kamangha-mangha, sapat na upang gawin kang hindi magagapi sa ilalim ng Origin King Realm. Kahit isang ordinaryong Origin King ay walang magagawa sa iyo. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, kapwa nakasimangot si Nachiwo at Loli. Aminin man nila o hindi, si Luohai ay nagsasabi ng totoo. Kahit sino sa kanilang dalawa ang nakaharap ni Yang Kai at Suyan dito, nakaramdam sila ng matinding pangangailangan, na parabang kalabanan nila ang dalawang ito, kahit na manalo sila sa huli, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Ito ay isang lubhang hindi maisip na katotohanan. Ang Origin King Realm ay nakatayo na sa tuktok ng mundong ito, at sino mang Origin King ay sapat na malakas para tanggihan ang lahat ng Origin Realm Cultivator. Kahit na daan-daan o libo-libo sa kanila ang magsama-sama, hindi nila magagawang hawakan ng isang Origin King. Ang senior sister at junior brother na Yang Kai na kayang makipagpalitan ng suntok sa isang ordinaryong Origin King na may sariling lakas ay limitasyon na ng imahinasyon ng tao. Sa lahat ng taong naroroon, si Luohai lamang ang kwalipikadong huwag pansinin ang kasalukuyang Yang Kai at Suyan. Bata, kung sasama ka sa akin ng masunurin, ang haring ito ay nangangako na hindi ka papatayin. Malamig na tinitigan ni Luohai si Yang Kai, halos mapunit ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan, hindi na pinananatili ang kanyang dating mabait na anyo.
Hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, Luhay. Wala akong hinaing sa iyo, ngunit sa lahat ng ito ay pinilit mo ako. Sige, papatayin kita ngayon para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Sigaw ni Yang Kai. Patayin mo ako. Tila nakarinig si Luhay ng isang nakakatawang biro at tumawa. Mukhang wala sa chart ang tiwala mo sa sarili. Sa tingin mo ba kaya mo akong patayin ng ganito? Ipapakita sa iyo ng haring ito kung ano ang tunay na Origin King Realm Master. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, isang kakaibang puwersa ang kumalat at bumalat kina Yang Kai at Suyan. Domain ng teritoryo. Isang Star Master level na territory domain. Biglang nag-crack ang lupa. Kung saan orihinal na matatagpuan ang Ice Palace, nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Ang kapangyarihan ng force field ay tila nagawang gumuho ang langit at lupa. Brother Luohai, tutulungan ka ng matandang master na ito. Sigaw ni Chiwo habang inilabas niya ang sarili niyang territory domain para ay pressure si Yang Kai at Suyan. Sinulyapan siya ni Luohai ngunit hindi ito nagsalita. Natural na alam niya kung ano ang pinaplano ni Chiwo. Ayaw i-monopolize ni Chiwo ang lahat ng benepisyo, kaya nagpasya siyang tumulong sa pagtatangkang makakuha ng bahagi ng pie. Natuwa si Luohai nang makita ito. Ang gusto lang niya ay ang mga sikreto ni Yang Kai, para sa batang babaeng iyon na nagnangalang Suyan. Kahit na ang kanyang Ice Phoenix Source ay hindi pangkaraniwan, hindi ito tugma sa kanyang daw, kaya walang silbi ito sa kanya. Sa sandaling lumitaw ang territory domain ng dalawang Origin Kings, nagbago ang mga mukha ng maraming elder mula sa Iceheart Valley. Nagmamadaling pinakawala ni Luoli ang sarili niyang territory domain para mabawi ang pressure sa lahat habang sumisigaw. Lahat kayo umalis. Kung hindi sila aalis ngayon, lahat ng elder na ito ay masusugatan. Hindi umimik sina Bing Long, Ran Yunting, at ang iba pa habang mabilis nilang ginamit ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw upang umalis sa lugar, tumalon ng 1,000 metro sa hangin bago tumingin sa ibaba dahil sa gulat. Tanging si Luoli lang ang naiwan na may masalimuot na tingin sa kanyang mukha, ngunit wala siyang balak na makialam. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig habang nakatitig siya kina Yang Kai at Suyan ng may mga mata na puno ng panghihinayang. Senior sister, handa ka na ba? Kahit na may territory domains ng dalawang Origin Kings, nanatiling kalmado si Yang Kai. Pagkatapos ng kanyang karanasan sa Blood Prison, nasanay na siya sa ganitong uri ng matinding panghihimasok sa territory domain. Ang ganitong uri ng territory domain ay hindi siya kayang lampasan, at hanggat hindi siya mahuhulog, magiging maayos si Suyan. Handa na ako. Tumango si Suyan. Ang dalawa sa kanila ay may tacit na pagkakaunawaan, kaya hindi na kailangang ipaliwanag ni Yang Kai ang anuman. Sa isang pag-iisip lamang, naunawaan ni Suyan ang kanyang gagawin. Kung handa ka na, simulan na natin. Tumisi si Yang Kai, lumingon, at malamig na tinitigan si Luohai habang sinasabi niya. Luohai, ngayon ang araw na mamatay ka. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, isang kakaibang tanda ang biglang lumitaw sa palad ni Yang Kai. Itim ang kulay ng token. Hindi alam kung saang material ito ginawa, ngunit hindi ito kapansin-pansin. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang token na ito, tumaas ang kilay ni Luohai habang napuno ng takot ang kanyang puso. Ito ay namangha si Luohai sa token na ito bago tuluyang nag-react. Emperor Pressure. Isang Star Emperor token. Nagpakita ang token ng mahina, halos hindi mahahalata na aura, ngunit ang aura na ito ang naging dahilan ng pagbabago ng kutis ni Luohai. Ang karakter na Emperor, sa token na ito sa wakas ay nagbigay daan kay Luohai na maunawaan kung ano ang ultimate trump card ni Yang Kai. Isa talaga itong Star Emperor token. Higit pa rito, ito ay isang hindi selyadong Star Emperor token. Nabalitaan na ang Great Emperors of Starfield ay nag-iwan ng hindi mababasag na alamat sa Star Territory. Gayunpaman, ang Star Emperor token na personal nilang ginawa ay naipasa na. Mayroong kabuuang siyam na Star Emperor token, na ang bawat isa ay tinatakan ng Divine Technique ng Great Emperors. Ang Divine Technique na ito ay sapat na upang agad na pumatay ng isang Origin King, isang antas na hindi maaabot ng isang Master sa Star Territory. Para sa isang ordinaryong Cultivator, ang isang Star Emperor Token ay isang alamat lamang, at imposibleng matukoy kung ito ay umiiral. Gayunpaman, alam ng isang Master sa antas ni Luohai na umiiral nga ang Star Emperor Token. Ang sikat na Hengluo Chamber of Commerce sa Star Territory ay nagtataglay ng isa, ngunit ang Star Emperor token na ito ay hindi na seliado at hindi na naglalaman ng Divine Technique ng Great Emperors, na nagiiwan lamang ng bakas ng Emperor Pressure. Kung ang isang Origin King Realm Master ay may dalang Star Emperor token at naiintindihan ng Emperor Pressure sa loob nito sa loob ng maraming taon, ito ay magdaragdag sa kanilang pagkakataong maunawaan ng Heavenly Way at Martial Dao. Dahil dito, nakilala niya ang token sa kamay ni Yang Kai sa isang sulyap at agad na nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi maganda. Nagulat si Luohai at napabulalas. Brother Chiwo,
Patayin mo sila ng mabilis, hindi natin dapat pahintulutan silang tanggalin ang selyo ng Star Emperor Token. Nanginginig si Chiwo habang ang bakas ng determinasyon at kalupitan ay sumilay sa kanyang mga mata. Tinagat ang dulo ng kanyang dila, iniluwa niya ang isang subo ng blood essence na naging isang nagngangalit na impyerno na bamalat kinayang Kai at Suyan. Si Chiwo ay isa ring walang awa na tao at alam na ang pag-aalinlangan ay haantong lamang sa kaguluhan, kaya na-overdraw niya ang kanyang blood essence sa sandaling umatake siya upang patayin si Nayang Kai at Suyan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kapag nabuksan na ang Star Emperor Token, tiyak na hindi siya ang magiging kalaban nila. Ang alamat ng mga Great Emperor ay sobrang nakakatakot, isang alamat na walang sinuman ang makakasira. Kasabay ng pag-atake ni Chiwo, kumilos din si Luohai, na nagpatawag ng mahabang artifact na parang espada. Ang ibabaw ng mahabang espada na ito ay kumikinang na parang liwanag ng buwan at naglabas ng aura ng isang Origin King Grade artifact. Ibinuhos ni Luohai ang kanyang Saint Chi dito, dahilan upang ito ay manginig at bahagyang manginig bago biglang nawala sa paningin. Nang muli itong lumitaw, nakarating na ito sa harap ni Yang Kai at diretsyong tumusok patungo sa kanyang puso. Nakatayo lang si Yang Kai sa pwesto at mahinang ngumisi, hindi pinapansin ang nakamamatay na banta na ito habang baliw niyang ibinuhos ang kanyang Saint Chi sa Star Emperor Token sa kanyang kamay. Nayanig ang mundo na parabang paparating na ang katapusan ng mundo, at isang mapanglo at nakakatakot na aura ang biglang bumaba. Marshall Peak, Kabanata 1654. Sa isang sandali. Sa sandaling ito, sa buong Scarlet Wave Star, ang mga ibon ay nahulog mula sa langit habang ang mga hayop ay nagpatira pa sa kanilang lugar, nanginginig sa takot. Malaki at maliliit na lungsod, ang punong tanggapan ng mga sekta at pamilya, trilyong tao, lahat ay nakadama ng isang uri ng kakilakilabot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ito ay isang uri ng kawalan ng pag-asa na nagparamdam sa mga tao na parang mamamatay sila sa susunod na sandali. Anuman ang kanilang paglilinang, anuman ang edad, trilyon-trilyong tao ang lahat ay basang-basa sa malamig na pawis. Ang ilan ay nahulog pa sa lupa at hindi na nakabangon ng mahabang panahon, ang lahat ng kanilang lakas ay naubos sa isang iglap. Buti na lang at mabilis na dumating ang aura na ito, nawala sa isang kisap mata. Kung hindi, milyon-milyong tao sa Scarlet Wave Star ang namatay ngayon. Sa purong Ice Island, kung saan matatagpuan ang palasyo ng yelo, sa itaas ni Nayang Kai at Suyan, biglang lumitaw ang isang pares ng nakapikit na mga mata. Kasabay nito, sa paligid ni Nayang Kai at Suyan, isang layer ng enerhiya na hindi nakikita ng mata at binalot sila ng Divine Sense. Ang nasusunog na Blood Essence ni Chiwo at ang pag-atake ni Luohai gamit ang kanyang mahabang sword artifact ay lahat ay hinaranggan ng layer ng enerhiya na ito, na hindi makapagdulot ng kahit kititing na ripple. Imposible! Sigaw ni Luohai sa takot. Sa kanyang Second Order Origin King Cultivation, hindi niya nagawang saktan si Yang Kai kahit na sa tulong ng isang artifact, at lahat ng ito ay dahil sa hitsura ng isang pares ng nakapikit na mga mata. Ito ay isang bagay na halos hindi niya matanggap. Ang pagkakaroon ng mga Great Emperor ay isang alamat lamang, at ang mga ordinaryong tao ay sumasamba sa kanila bilang mga Diyos, ngunit sa mga Panginoon tulad ni Luohai, marami ang nagsusumikap upang mahanap ang mga bakas ng mga Great Emperor, sinusubukang sirain ang mga alamat na kanilang naiwan, o kahit palitan sila. Sa kanilang mga puso, ang mga Great Emperor ay bahagyang mas malalakas na cultivator, hindi magagapi. Si Luohai ay mayroon ding ganoong pag-iisip. Naisip niya na ang mga Great Emperor ay mga master lamang sa tuktok ng Third Order Origin King Realm, at naramdaman niya na balang araw ay makakatabi niya ang mga Great Emperor, o kahit naaapakan sila. Ngunit ngayon, sa wakas ay naunawaan niya na ang mga Great Emperor ay hindi pa rin maabot sa kanya. Siguradong nalampasan na nila ang Origin King Realm, isang hindi kilala at nakakatakot na kaharian. Biglang nakaramdam ng pagmamataas si Luohai. Ang pares ng mahigpit na nakapikit na mga mata ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbubukas. Sa wakas ay nagbago ang kutis ni Luohai dahil hindi na siya ng ahas na manatili sa pwesto. Ang kanyang malambot na katawan ay kumikislap at tulad ng isang takot na kuneho, mabilis siyang lumipad palayo sa palasyo ng yelo. Ang mga mata sa kawalan ay bumukas, nagsiwalat ng malinaw at walang kamali-mali na mga mag-aaral na hindi nagbigay ng anumang pakiramdam ng kamahalan. Ang ikinagulat ni Luohai at Chiwo ay ang mga mata na ito ay malinaw na pag-aari ng isang babae. Maaring ang maalamat na Great Emperor ng Starfield ay talagang isang babae. Ang katawa-tawang kaisipang ito ay lumitaw sa isipan ng dalawang Origin King Realm Masters, kaya medyo hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang pares ng magagandang mata na ito ay malamig na nakatitig kina Luohai at Chiwo, nang walang kahit kaunting emosyon, na parabang nakatingin siya sa dalawang langgam. Kakaibang sigaw ni Chiwo habang pinalipad siya pabalik. Bumuga siya ng isang bibig ng dugo sa himpapawid na parabang nataman siya ng isang malakas na suntok. Maging ang kaibuturan ng kaluluwa ni Luohai ay nagsimulang pumutok, tanda na malapit nang gumuho ang kanyang teritoryo.
Para bang ang walang malasakit na sulyap ng kanyang magagandang mata ay naglalaman ng isang hindi maisip na pinakamataas na kapangyarihan na imposibleng labanan. Namutla ang mukha ni Luohay habang may tumutulo na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Bahagyang gumalaw ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kultibasyon ay mas mataas kaysa kay Chiwo, kaya nagawa pa rin niyang tumayo sa kanyang kinatatayuan. Ang magandang mga mata ni Luohay ay kumikislap saglit bago nawala, na parang hindi kailanman lumitaw. Kasabay nito. Isang makapal na emperor pressure ang lumabas mula sa katawan ni Yang Kai at Suyan. Ito ay isang kapangyarihan na hindi kabilang sa mundong ito, isang pag-iral na hindi maaaring tingnan, isang aura na maaaring magpayuko ng mga ulo ng bilyon-bilyong buhay na nilalang. Ito ang kapangyarihan ng mga great emperor. Tumawa ng malakas si Yang Kai, parang kulog ang tawa niya. Tila naglalaman ito ng kakaibang konsepto na humanig sa knowledge si ni Luohay, na naging sanhi ng pagguho nito at naging hindi matatag. Matapos makabangon si Chiwo, mas lalong namutla ang kanyang mukha. Ang ginintoang at puting chi ay bumabalot sa katawan ni Yang Kai at Suyan, ang mga dagandong ng mga dragon at mga sigaw ng mga phoenix ay patuloy na umaalingaw-ngaw, ngunit kumpara sa dati, ang yin at yang chi na ito ay ganap na naiiba. Bagamat ang yin at yang chi na ngayon ay sapat na ang lakas upang banta ang isang ordinaryong origin king, hindi sapat para kay Luohay na ilagay ito sa kanyang mga mata. Ngayon, gayunpaman, ang lakas nitong ginintoang at puting chi ay tumaas sa isang antas na naging sanhi ng kahit na si Luohay ay namutla. Para bang ang hindi selyadong Star Emperor token ay nagbubuhos ng ilang uri ng kapangyarihan sa katawan ni Yang Kai at Suyan. Biglang, ang yin at yang chi ay ganap na nagsanib, na naging hindi makilala sa isa't isa. Sa larangan ng pangitain ng lahat, agad nilang nawalan ng pagsubaybay si Yang Kai at Suyan, at ang tanging nakikita lang nila ay isang malabo na masa ng liwanag. Chiwo, mamamatay ka muna. Ang malamig na sigaw ni Yang Kai ay nagmula sa masa ng liwanag, at sa susunod na sandali, ang masa ng liwanag ay lumipad patungo kay Chiwo. Ang mukha ni Chiwo ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw sa takot. Brother Luohay, iligtas mo ako. Kasabay nito, gumawa siya ng isang serye ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay habang desperadong itinulak niya ang kanyang Saint Chi upang bumuo ng isang hindi malalampasan na hadlang sa kanyang harapan. Patong-patong ng Saint Chi ang bumabalot sa kanyang katawan habang ang isang Origin King Grade Defensive Artifact ay napalitan ng isang limpak-limpak na apoy na bumabalot sa kanya. Ngunit lahat ng ito ay walang saysay. Nang malapit na ang masa ng liwanag, ang unang nabasag ay ang Origin King Grade Defensive Artifact na naging apoy. Ang artifact na ito, na maaaring ituring na pinakamakapangyarihang artifact sa buong Star Territory, ay hindi nakayanan ang nakakatakot na kapangyarihan ng masa ng liwanag na ito at nabasag kapag nadikit. Sa loob ng bola ng liwanag, ang mga silhouette ng isang gintong dragon at isang ice phoenix ay maaaring malabo na nakikita. Ang kanilang maringgal at marangal na pigera ay tila sumasayaw sa itaas ng siyam na langit, na lumilikha ng isang sayaw na nakakapukaw ng kaluluwa. Ang masa ng liwanag ay dumaan sa Chiwo. Si Chiwo ay nakatayo sa pwesto, hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay blanco na nakatingin sa kalawakan, nananatili pa rin ang takot sa kanyang mukha. Itong matandang master ay nagsisisi. Bago natapos ni Chiwo ang kanyang mga salita, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, tulad ng isang lobo na tinutusok ng hindi mabilang na mga butas. Lumitaw ang liwanag mula sa kanyang mga pores, na nagmukha siyang isang makinang na parkupino. Kong! Sa isang malakas na putok, ang katawan ni Chiwo ay pumutok, naging isang madugong ambon na nakakalat sa lupa. Sa taas sa langit, ang mga hingal ay umalangaw-ngaw habang ang 12-12 ng Iceheart Valley Elders ay nakaramdam ng pananakit ng kanilang mga baga dahil sa lamig, lahat sila ay nagpapakita ng takot. Si Chiwo, isang First Order Origin King, ay hindi nakayanan ang isang suntok ni Yang Kai at Suyan, na gumamit ng kanilang Star Emperor token, at agad na napatay. Ang gayong kapangyarihang panlaban ay isang bagay na kahit na ang isang Third Order Origin King ay maaring hindi kinakailangang taglayin. Nanginginig ang malambot na katawan ni Luoli habang may bakas ng kakilakilabot na sumilay sa kaibuturan ng kanyang magagandang mata, ngunit higit pa riyan, napuno siya ng panghihinayang. Naiintindihan niya ang mood ni Chiwo bago ito mamatay, at alam din niya kung ano ang ibig sabihin ng mga huling salita ni Chiwo. Si Chiwo ay puno ng panghihinayang, ngunit paanong hindi siya? Kung alam niyang magiging ganito ang sitwasyon, paano siya pumikit sa mga pangyayari ngayon? Kung alam niyang magiging ganito ang mga bagay, itinaya niya sana ang kanyang buhay para protektahan si Yang Kai at Suyan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Luoli. Ang Iceheart Valley ay tiyak na hindi na muling bumangon. Isang pagkakataon na ipinadala ng langit ang inilagay sa kanyang harapan, ngunit pumikit siya dito at itinulak ito palayo. Ano ang punto ng pakiramdam ng pagsisisi ngayon? Umaasa lang siya na maaalala ng binatang ito na ang Iceheart Valley ay ang master ni Suyan at hindi siya aatake sa Iceheart Valley pagkatapos malutas ang kasalukuyang problema. Kung gagawin niya, ang Iceheart Valley ay walang alinlangan na mawawasak ngayon.
Hahaha. Isang malakas na tawa ang biglang dumating mula sa gilid, na naging sanhi ng pagsimangot ni Luoli at nakita si Ran Yunting na tumatawa patungo sa langit. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha at ang kanyang pagtawa ay puno ng walang katapusang kapitan at panghihinayang. Mula sa sandaling nagpa siya siyang talikuran si Suyan, mula sa sandaling tinawag ni Suyan ang kanyang Honored Master sa huling pagkakataon, nakatadhana siyang guguli ng natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagsisisi. Luohai, ikaw na. Muling lumabas ang boses ni Yang Kai mula sa masa ng liwanag habang binabalot ng isang nakapatay na layunin si Luohai. Ang mukha ni Luohai ay nagbago ng husto nang malaman niyang minamaliit pa rin niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng Star Emperor Token. Si Chiwo ay napatay sa isang suntok sa kanyang harapan, isang tagumpay na kahit na hindi niya magawa. Sa madaling salita, hindi siya ang kalaban ng binatang ito. Star Force, halika. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Luohai bago siya sumuko sa pagkompromiso at biglang sumigaw. Alam niya na kahit na makipag-ayos siya kay Yang Kai, wala itong silbi. Masyado niyang alam ang mga sikreto ng huli, kaya imposibleng makipag-ayos. Higit pa rito, ginamit ni Yang Kai ang Star Emperor Token, kaya paano siya susuko nang hindi siya pinapatay? Imbes na hiyain ang sarili, mas mabuting lumaban ng desperado. Sa isang lugar sa malayong teritoryo ng Star Emperor, ang Green Mountain Star ay kumikislap at ang napakalaking kapangyarihan ng mga bituin ay tumawid sa hadlang ng kalawakan, bumaril patungo sa Scarlet Wave Star, at bumuhos sa katawan ni Luohai. Ang aura ni Luohai ay tumaas habang ang kanyang Second Order Origin King Cultivation ay tumaas sa tuktok sa napakaikling panahon, halos tapantay ng isang Third Order Master. Pagkatapos, nang hindi lumingon, tumakas siya sa malayo. Gamit ang kapangyarihan ng source ng kanyang mga bituin para lang makatakas, hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin sina Yang Kai at Suyan ng direkta. Sa tingin mo makakatakas ka? Natawa si Yang Kai habang kumukutitap ang masa ng liwanag at lumakas ang Space Force, kaagad na dumating sa harap ng Luohai. Mula sa masa ng liwanag na ito, isang nakakatakot na puwersa ang sumambulat at inatake ang Luohai ng direkta. Nagulat si Luohai at mabilis na pinitik ang Origin King Grade Artifact sa kanyang kamay, nagpapadala ng isang sword wave na tila may kakayahang tumawid sa mundo. Isang tahimik na banggaan ang naganap, na naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo at ang sword wave ay nilamon, ngunit ang kapangyarihan mula sa masa ng liwanag ay pinilit si Luohai pabalik ng ilang libong metro habang ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Sa isang palitan lamang, nakaranas siya ng maliit na pagkatalo. Pinatatag ang kanyang figure, sinamantala ni Luohai ang pag-urong upang magpatuloy sa pagtakas patungo sa teritoryo ng Star. Ang masa ng liwanag kung saan naroon sina Yang Kai at Suyan ay hindi sumuko at muling kumurap bago kakaibang muling lumitaw sa harap ni Luohai. Bata, huwag kang masyadong lumayo. Umubo ng dugo si Luohai sa galit. Kahit na matagal na niyang alam na nilinang ni Yang Kai ang Dao of Space, hindi niya akalain na pahihirapan siya ng kapangyarihang ito. Ang isang cultivator na nilinang ang Dao of Space ay may natatanging kalamangan sa pagtugis at pagtakas. Kung hindi dahil dito, nahuli na sana niya si Yang Kai noong isang taon. Paano niya kaya siya nabigyan ng pagkakataong makatakas sa Scarlet Wave Star? Ngayon alam mo na masyado ng malayo ang narating mo. Bakit hindi mo naisip ito noong hinabon mo ako sa buong Star Territory? Walang kwenta kung sasabihin pa, ngayon na ang araw na mamatay ka. Isang malaking void crack ang biglang nabuo, tulad ng bukas na mon ng isang hayop, at kumagat patungo sa Luohai, na parang gusto nitong lumunin ang araw at ang buwan. Si Luohai ay hindi nang ahas na harapin ang pag-atake na ito at maaari lamang siyang umiwas habang naghihintay ng pagkakataong makatakas. Marshall Peak, Kabanata 1655. Pagkamatay ng isang Star Master. Sa Pure Ice Island, hindi mabilang na mga tao ang nanginginig dahil ang mga hadlang ng isla at ang mga spirit array ay matagal nang nawasak ng nakakatakot na energy riot. Ngayon, ang Pure Ice Island ay masasabing ganap na walang pagtatanggol. Nag-iba ang mukha ni Luoli nang bigla siyang sumigaw. Bilisan mo, sabihin sa lahat na sumilong sa silid sa ilalim ng lupa. Saglit na natigilan si Binglong bago mabilis na kinuha ang kanyang artifact sa komunikasyon at ibinuhos ang kanyang divine sense dito. Ilang sandali pa, lahat ng mga disipulo ng Iceheart Valley ay nakatanggap ng utos at nagmadaling pumasok sa silid sa ilalim ng lupa. Tanging si Binglong at ang 12-12 ng mga elder ay nakatayo pa rin sa tabi ni Luoli, na nakatitig sa divine light at ang marahas na pagbabago bago ng enerhiya sa kalangitan sa takot. Sa proteksyon ni Luoli, nagkaroon sila ng lakas ng loob na tumayo doon. Sa itaas ng mga ulap, sa isang lugar kung saan hindi nakikita ng mata, dalawang lubhang nakakatakot na aura ang nag-aaway. Ito ay sina Yang Kai, Suyan, at Luohai. Bagamat ang 12-12 ng mga elder ay hindi malinaw na nakikita ang sitwasyon, mula sa paminsan-minsang pag-iyak ni Luohai, maaari pa rin nilang ipahiwatig na si Luohai ay nasa isang ganap na kawalan.
Paminsan-minsan, ang dugo na naglalaman ng malaking halaga ng enerhiya ay iwiwisat pababa mula sa mga ulap. Ang bawat patak ng dugo ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay bilog na parang hiyas, at kapag bumagsak ito sa lupa, babasagin ito ang isang malaking butas sa lupa. Ito ang dugo ng isang Origin King. Supreme Elder. Tawag ni Binglong sa nanginginig na boses. Ano ang sitwasyon ngayon? Malalim ang magagandang mata ni Luoli habang nakatitig sa kawalan at bamulong. Natatakot akong hindi na makakayanan ni Luohai. Lahat ay natakot at halos hindi makapaniwala sa kanilang mga tainga. Si Luohai ay isang Second Order Origin King, at kahit na personal na kumilos ang isang Third Order Master, maaaring hindi nila siya mapatay. Sa antas ng kanyang lakas, kahit na hindi siya kalaban sa kanyang kalaban, magkakaroon pa rin siya ng kakayahang tumakas at subukang makabalik. Gayunpaman, si Luoli ay nagbigay kay Luohai ng hindi magandang pagsusuri. Nangangahulugan ito na malamang namamatay si Luohai dito ngayon. Posible kaya na si Nayang Kai at Suyan, sa kanilang dalawahang katawan, ay maaaring magpakita ng mas nakakatakot na kapangyarihang labanan kaysa sa isang Third Order Origin King. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Star Emperor token? Ang lahat ay medyo natulala saglit. Sa sandaling iyon, muling umalangaw-ngaw ang tawa ni Yang Kai, na may halong galit na sumpa kay Luohai. Nagkagulo ang buong kalangitan. Ang pabago-bagong Space Force ay naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo sa paligid ng larangan ng digmaan. Lumalangoy ang malaking space cracks na parang bibig ng halimaw na kayang lumunin ang lahat. Ang pulang-pulang dugo ay patuloy na nagwisit pababa sa mga taluktok ng yelo ng Pure Ice Island. Ang mapanirang enerhiyang ito ay nagdulot ng pagbagsak ng maraming mga taluktok ng yelo, na naging sanhi ng pagkagulo ng buong Pure Ice Island. Si Binglong at ang iba ay labis na nabigla. Ang labanan sa antas na ito ay hindi isang bagay na maaari nilang hawakan. Gustuhin man nilang manood ay hindi nila ito makita ng malinaw, lalo pat nararamdaman ang mga aftershocks at pabago-bago ng labanan. Si Luoli lang ang halos hindi makakita ng kung ano. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at ang teritoryo sa kalangitan ay naging magulo, maging siya ay hindi napagmasdan ang sitwasyon doon. Ang mga sumpa ni Luohai ay matagal ng hamupa, at tila wala na siyang lakas para gawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, halatang humihina ang kanyang aura. Mamatay. Biglang umalangaw-ngaw ang dagandong ni Yang Kai mula sa kawalan, na sinabayan ng sigaw ng sindak ni Luohai. Isang halo ng liwanag ang biglang sumiklab, na nagninangning sa lahat ng direksyon. Mabangis na kumalat ang mga alon sa malayo. Ang isang malaking halaga ng dugo ay nahulog mula sa langit tulad ng ulan, kasama ang ilang mga naputol na mga paa at mga piraso ng laman. Ang aura na pagmamayari ni Luohai ay biglang nalipol. Ang mga balintataw ni Luoli ay lumiit na kasing laki ng dulo ng karayom habang ang kanyang malambot na katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Batid niya ang mga nangyari kanina. Hamupa ang nakakatakot na labanan sa sandaling ito, at ang 12-12 ng mga elder ng Iceheart Valley ay hindi man lang ng ahas na huminga, lahat sila ay nakatitig sa kawalan sa takot. Ang magulong kalangitan ay nagpakita ng mga senyales ng muling pagkaliwanag, at ang malalaking bitak ay nagsimulang magsara. Unti-unting lumitaw ang isang ginto at puting liwanag sa larangan ng paningin ng lahat habang si Luohai ay matagal nang nawala. Tila may isang pares ng mga mata na nakatitig mula sa bola ng liwanag na ito, na tinatanaw ang buong paligid. Ang titig na ito ay malamig at walang awa, na may kaunting bakas ng eskarlata. Lahat ng nakatagpo ng titig na ito ay hindi maiwasang manginig. Hindi napigilan ni Luoli na huminga ng malalim habang siya ay lumunok, ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Gayunpaman, ang nagpagon sa kanyang pakiramdam ay ang eskarlata na tingin mula sa bola ng liwanag ay mabilis na binawi at isang malakas na dagandong ng dragon at sigaw ng phoenix ang umalangaw-ngaw habang ang bola ng liwanag ay kumikislap at biglang nawala. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ang 12-12 ng elder ng Iceheart Valley ay hindi nagawang pakalmeyan ang kanilang emosyon sa loob ng mahabang panahon, walang sino man sa kanila ang naglakas loob na magsalita, lahat sila ay nagtutulak sa kanilang divine senses upang maingat na imbestigahan ang kanilang paligid. Hanggang sa makalipas ang kalahating araw ay hindi pa rin lumilitaw ang bola ng liwanag ay unti-unti silang nakahinga ng maluwag. Hindi nila yun ni Yang Kai na patayin silang lahat, kung hindi, ang Pure Ice Island ngayon ay naging isang bloodbath. Sa Green Mountain Star, Star-Lord Divine Palace. Sa pinakasentro ng Star-Lord Divine Palace, mayroong isang malaking square, at sa gitna ng square ay nakatayo ang isang humanoid statue na may taas na 300 talampakan. Sa unang tingin, kitang-kita na ang estatwa na ito ay gawa ng isang mahusay na master, dahil ang pagukit ay napakabuhay at puno ng kagandahan. Ang orihinal na anyo ng rebeltong ito ay si Luohai mismo. Bilang Star Master, natural na mayroong ganoong karangalan si Luohai, at ang estatwa na ito sa Star-Lord Divine Palace ay simbolo ng kanyang katayuan bilang Star Master ng Green Mountain Star. Sa ibaba ng rebulto, maraming mga cultivator na nakaupo na nakakross, tila may naiintindihan mula sa rebulto, bawat isa sa kanila ay nalubog dito.
Biglang umalangaw ang isang kaluskos, at agad na napansin ang paggalaw na ito. Ang ilang mga cultivator na nakaupo sa harapan ay nakasimangot, nagmulat ng kanilang mga mata, at tumingin sa paligid, na gustong malaman kung saan nanggaling ang tunog, ngunit kahit paano sila maghanap, wala silang makitang kain na hinala. Nang malapit na nilang ipikit ang kanilang mga mata at ipagpatuloy ang pagmumuni-muni, isa pang kaluskos ang umalangaw-ngaw, sa pagkakataong ito ay mas malinaw pa kaysa dati. Sa wakas ay may napansin sila, tumangala sila sa malaking humanoid statue. Sa unang tingin, hindi nila maiwasang mataranta. May bitak ang estatwa ni Master Luohai. Ano? Imposible, paano magkakaroon ng bitak ang rebulto ni Master Luohai? Ang estatwa na ito ay malapit na konektado sa star source ng mga bituin at sa sariling aura ni Master Luohai. Ngayon na lumitaw ang isang bitak, maaaring si Master Luohai ay nasa panganib. Kalokohan, si Master Luohai ay ang Star Lord ng Green Mountain Star, ang kanyang lakas ay hindi maarok, paano siya malalagay sa panganib? Ha, talaga bitak. Ang balita ay parang bagzo ng hangin, na agad na tumagos sa lahat ng mga cultivator na nagninilay-nilay dito. Ang libu-libong cultivator ay pawang nagtaas ng ulo at tumingin sa bitak na unti-unting lumalaki. Ang lahat ay natulala, at ang kanilang mga puso ay napuno ng pagkabalisa. Makakatiyak ang lahat, si Master Luohai ay konektado sa kapalaran ng Green Mountain Star, kaya't kahit na makatagpo siya ng panganib, tiyak na magagawa niya itong isang pagpapala at makabalik ng ligtas. Hindi na kailangang magpanik. Oo, paano ang isang karakter na tulad ni Master Luohai ay madaling mahulog? Hindi na kailangang gumawa ng gulo. May biglang tumunog, na halatang sumasamba kay Luohai sa sukdulan. Ngunit sa sandaling bumagsak ang boses ng taong ito, isang kalabog na tunog ang nagmula sa malaking humanoid statue. Kaagad pagkatapos, ang matayog na estatwa ay nabasag at nagkapira-piraso. Bumagsak ang mga malalaking bato mula sa langit at walang awang bumagsak sa lupa. Ang mga kalapit na cultivator ay natulala, nanginginig ang kanilang mga mata habang nagmamadaling ginagamit ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw upang tumakas. Hong Long Long. Ang rebulto ay gumuho, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa parisukat at nagpapadala ng ulap ng alikabok. Kasabay nito, tila nanginginig ang lahat ng Green Mountain Star, at malinaw na naramdaman ng ilan sa mga malalakas na cultivator na tila humina ang aura ng world energy ng Green Mountain Star. Si Master Luohai. Namatay. Sa plaza, ang libu-libong mga cultivator na may iba't ibang mga base ng paglilinang ay agad na napagtanto kung ano ang nangyari pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan at pagkamangha. Ang rebultong ito ay malapit na konektado kay Luohai mismo at sa star source ng Green Mountain Star, kaya ang estatwa na sinisira ay ang tanging paliwanag. Patay na si Luohai. Halos lahat ay hindi makapaniwala. Paano mamamatay ang isang makapangyarihang cultivator tulad ni Luohai? Sino ang may gawa nito? Sinong bastos ang gumawa nito? Kapag nalaman ko, magagalit talaga ako sa kanya. May galit na umungol, namilipit ang mukha. Ang pumatay kay Master Luohai ay ang pampublikong kaaway ng aking Green Mountain Star. Dapat siyang patayin ang lahat ng makakakita sa kanya. Kailangang patayin siya ng lahat. Sa liwasan, hindi mabilang na mga cultivator ang umuungal sa matuwid na galit. Maaring walang kinalaman si Luohai sa kanila, at marahil ay hindi pa nila nakita ang kanyang mukha, ngunit si Luohai ang Star Master ng Green Mountain Star. Ang pagbagsak ng isang Star Master ay makakaapekto sa Green Mountain Star, at ang pagkawala ng Yuan Chi nito ay hindi maibabalik sa maikling panahon maliban kung may isa pang Origin King na dumating sa Green Mountain Star upang pinuhin ang Star Source nito. Sa madaling salita, ang pagbagsak ng Luohai ay nagdulot ng isang tiyak na antas ng pagkawala sa lahat ng Green Mountain Star. Ang pumatay kay Luohai ay natural na naging kaaway nila. Habang umuungal ang cultivator, nagbago ang mga ekspresyon ng maraming tao habang inilalabas nila ang mga artifact ng komunikasyon at ibinuhos sa kanila ang kanilang divine senses, na ikinakalat ang nakakagulat na balitang ito sa kanilang mga kaibigan, pamilya, at sect elders. Pagkaraan ng isang araw, alam ng lahat sa Green Mountain Star na namatay si Star Master Luohai. Makalipas ang isang buwan, kumalat ang balitang ito sa buong teritoryo ng Star. Nayanig ang buong teritoryo ng Star. Maraming iba't ibang opinyon tungkol sa pagkamatay ni Luohai. Ang ilan ay nagsabi na isa sa mga matandang halimaw na hindi lumitaw sa mundo ang pumatay kay Luohai, habang ang iba ay nagsabi na si Luohai ay gumala sa isang mapanganib na lugar at nabigong makatakas. Kung paano siya namatay at kung sino ang pumatay sa kanya, walang nakakaalam sa ngayon. Gayunpaman, ito ay walang alinlangan na sumasabog na balita. Walang maraming Origin King sa buong teritoryo ng Star, at ang pagkamatay ng sinuman sa kanila ay maaring magdulot ng sensasyon. Higit pa rito, ang namatay sa pagkakataong ito ay ang Star Master ng Green Mountain Star, si Luohai, isang Second Order Origin King.
Mabilis na kumalat ang balita sa Scarlet Wave Star, at ang Supreme Elder ng Iceheart Valley na si Luoli ay nagutos na walang sino man sa isla ang dapat magbunyag ng nangyari sa araw na iyon, kung hindi, siya mismo ang maglilinis sa sekta. Sa totoo lang, ang nangyari sa araw na iyon ay alam lamang ng 12 o higit pang mga elder ng Iceheart Valley. Ang mga ordinaryong cultivator ay walang ideya kung ano ang nangyari, tanging isang nakakagulat na labanan ang sumiklab sa purong Ice Island. Kung sino ang lumaban, sino ang nanalo, at kung sino ang natalo, ni isa sa kanila ay hindi nakapagsabi. Marshall Peak, Kabanata 1656. Mga resulta. Pure Ice Island, sa loob ng palasyo ng yelo, nagtipon ang mga nangungunang pinuno ng isla. Umupo si Luoli sa yulunan ng mesa habang si Binglong, Ran Yunting, at ang iba pang elder ay nakaupo sa magkabilang gilid. Isang elder ang naguulat tungkol sa pagpapanumbalak ng mga hadlang ng isla at mga spirit array. Ang huling nakakagulat na labanan ay halos nawasak ang lahat ng mga hadlang at spirit array sa Pure Ice Island. Sa panahong ito, ang mga spirit array ay patuloy na inaayos at sa wakas ay natapos na ngayon. Gayunpaman, ang mga gumuhong taluktok ng yelo ay hindi na maibabalik sa kanilang dating kaluwalhatian. Buti na lang at maaga silang lumikas kaya walang nasawi, na isang pambihirang magandang balita. Pinaikit ni Luoli ang kanyang mga mata hanggang sa matapos ng elder ang kanyang ulat at marahang tumango, ngunit hindi siya nagsalita. Sinulyapan siya ni Binglong bago lumingon sa ibang tao at nagtanong. Ikalabintatlong elder, may balita ba tungkol sa taong iyon? Nang marinig ito, malungkot na umiling ang ikalabintatlong elder na si Yu Zuching. Hindi, hinanap namin siya sa loob ng isang taon nang walang anumang balita upang mahanap siya. Sa pagkakataong ito, kung gusto niyang itago ang kinaroroonan niya, hindi na namin siya mahahanap. Ha? Hamantong hininga si Binglong. Hindi na kailangang hanapin siya. Biglang iminulat ni Luoli ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Supreme Elder, kung ayaw niyang mahanap mo siya, ano ang magagawa mo? At saka, pagkatapos ng ganoong labanan, tiyak na kailangan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagtaas ng kilay si Binglong at ang iba, mukhang nagulat, ngunit mabilis silang nag-react. Ibig mong sabihin, ginamit niya ang kanyang forbidden strength, kaya kailangan niyang magbayad ng halaga. Mahinang sabi ni Luoli, nasugatan siya. Lumiwanag ang mga mata ni Ran Yunting nang makita ang pananabik sa kanyang mukha. Kung ganoon nga, hindi ba dapat? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, bigla siyang tinitigan ni Luoli ng malamig, dahilan para tumahimik si Ran Yunting, hindi makapagsalita. Hindi naging madali para sa aking Iceheart Valley na mabuhay hanggang ngayon. Ang aking panghabang buhay na hangarin ay hindi na isulong pa ang Iceheart Valley, kundi ang mapangalagaan ng pundasyon ng ating mga ninuno. Naiintindihan mo ba, ang magagandang mata ni Luoli ay natangay ng walang katapusang kamahalan. Nagulat ang lahat ng maunawaan nila ang kahulugan ng mga salita ni Luoli at mabilis na bumangon at magalang na sinabi. Naiintindihan. Mabuti naman naiintindihan mo. Kung naiintindihan mo, huwag mo nang guluhin ang Iceheart Valley. Namutla ang mukha ni Ran Yunting nang sabihin niya sa nanginginig na boses. May mali ba? Bahagyang tumango si Luoli, lubos na nasisiyahan sa kanyang saloobin. Bigla siyang ngumiti at sinabi. Sabihin mo sa mga taong naghahanap sa kanya na umatras. Babalik siya. Babalik siya. Namutla ang ilan sa mga matatanda na hindi alam ang nangyayari. Ang labanan kung saan pinatay ni Yang Kai si Luohai noong araw na iyon ay talagang natakot sa kanila, at nang maisip nila na ang taong ito ay maaaring bumalik muli sa Pure Ice Island, hindi nila maiwasang hindi mapalagay. Tila may alam din si Binglong at nakangiting sinabi. May natitira pang isang tao sa Pure Ice Island, kaya natural na dapat siyang bumalik. Nag-isip sandali si Ran Yunting bago nag-isip. Valley Master, Qingya ba ang pinag-uusapan mo? Oo, sina Qingya at Su Yan ay magkasama sa Iceheart Valley, kaya napakalapit ng kanilang relasyon. Kahit na hindi na bumalik si Yang Kai, siguradong babalik si Su Yan. Kung gayon, gusto mo bang makausap si Qingya? Sumimangot si Ran Yunting. Ang reyna na ito ay pinuntahan siya ilang araw na ang nakalipas. Mapait na ngumiti si Binglong. Oh, ano ang resulta? Alam ba niya ang kinaroroonan ni Yang Kai at Su Yan? Alam ba niya ang ugali ni Yang Kai sa aking Iceheart Valley? Tanong ni Ran Yunting. Kahit na pinuntahan siya ng reyna na ito, hindi ko nagawang makipagkita sa kanya. Sabi ni Binglong na may kahihiyan sa mukha. Ano ang nangyayari? Labis na nagulat ang grupo ng mga matatanda. Nag-iwan si Yang Kai ng isang stone mongoose puppet para protektahan siya. Nang subukang lumapit ng reyna na ito, siya ay binugbog pabalik ng stone mongoose puppet na iyon. Paliwanag ni Binglong na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Paliwanag ni Binglong na may mapang-asar ng ngiti, bakas sa mukha niya ang takot. Kung hindi pa ito napigilan ni Qingya, baka nasugatan ang reyna na ito. Napakalakas ng stone mongoose na papay na iyon. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Ran Yunting.
Nakita na niya noon ang Stone Mongoose Pepe. Nang utusan niya si Bing Dai na patayin si Qingya, ang Stone Mongoose na Pepe ang nagprotekta sa kanya, ngunit sa oras na iyon, lahat ng atensyon niya ay nasa Yang Kai at Suyan, kaya hindi niya pinansin ang kakaibang nilalang na ito. Ngayong binanggit ito ni Bing Long, napagtanto niya kung gaano katanji ang Stone Mongoose Pepe. Sa isang direktang paghaharap, tiyak na hindi ako ang kalaban nito. Mataimtim na sinabi ni Bing Long. Sunod-sunod na hingal ang umalangungaw. Si Bing Long ang numero unong origin return ng Realm Master ng Ice Heart Valley, isa sa mga nangungunang master sa Scarlet Wave Star, ngunit kahit na hindi siya ang kalaban nito. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang Stone Mongoose Pepe ay may lakas na malapit sa Origin King Realm? Anong uri ng pag-iral noon? Ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Loli, umaasang siya ang magpaliwanag. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, hindi ko alam ang pinanggalingan ng Stone Mongoose Pepe na iyon. Marahil ito ay isang Pepe na nakaligtas sa sinaunang panahon, o marahil ito ay isang kakaibang nilalang. Maging ang Supreme Elder ay hindi alam. Lahat ay nagulat. Sa kanilang pag-unawa, ang Supreme Elder ay halos makapangyarihan sa lahat, ngunit ngayon, ang pangunawang iyon ay nasira. At ang ugat ng lahat ng ito ay si Yang Kai. Ang babaeng iyon na nagngangalang Qingya ay nagpapasalamat pa rin sa Ice Heart Valley, kung hindi, hindi niya mapipigilan ang Stone Mongoose Pepe sa pag-atake kay Bing Long. Huwag mo siyang istorbohin, utusan lang ang mga tao na alagaan siyang mabuti. Pupunta ulit si Yang Kai at Suyan dito at dadalhin siya. Oo, magalang na tumanggo si Bing Long. Sa susunod na darating siya. Siguraduhin niyong huwag kayong maging bastos. Iniwan ni Loli ang mga salitang ito bago biglang nawala. Nagkatinginan ang lahat ng elder bago naghiwa-hiwalay, si Ran Yunting lang ang naiwan, ang walang katapusang pagsisisi sa kanyang mukha. Sa loob ng Sealed World Bid, sa loft kung saan nakatira noon si Xia Ningchang, si Yang Kai at Suyan ay nakaupo na magkatapat sa isa't isa, magkadikit ang kanilang mga palad. Naghalo ang Saint Chi sa katawan ng dalawa at napuno ng hindi maipaliwanag na aura ang hangin sa kanilang paligid. Bahagyang namutla ang mukha nilang dalawa. Ang pakikipaglaban kay Luohai ay tila simple at madali, ngunit upang magamit ang gayong nakakatakot na lakas, parehong si Yang Kai at Suyan ay nagbayad ng malaking halaga. Dahil dito, pagkatapos ng labanan, agad na umalis si Yang Kai sa Ice Heart Valley, hindi man lang nag-abala kay Qingya, upang humanap ng lugar na magpapagaling sa kapayapaan. Sa ilang lawak, medyo matalas ang paningin ni Loli. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang Star Emperor Token kay Suyan, kaya kahit na napakalaki ng presyo na kailangan niyang bayaran, hindi ito matitiis para sa kanilang dalawa. Napakaswerte ni Yang Kai. Kung hindi ibinahagi ni Suyan ang pasanin sa kanya noong panahong iyon at sa halip ay ginamit niya ang Star Emperor Token ng mag-isa, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang panggigipit ng mga Great Emperor ay hindi niya kayang tiisin. Sa paligid nilang dalawa ay maraming Saint Crystal Sources, at sa tabi nila ay ilang mga walang laman na bote ng jade na puno ng mga table tas na matagal nang naubos. Purong enerhiya ang bumuhos sa katawan ng dalawa, pinagaling ang kanilang mga sugat at nakatagong panganib. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nanambalik ang kulay rosy ng kutis ng dalawa at unti-unting tumatag ang kanilang aura. Isang araw, nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Kai at binuksan ang kanyang mga mata. Ang sumalubong sa kanya ay ang magagandang mata ni Suyan. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Matapos ang mahigit tatlong buwang pagpapagaling, sa wakas ay gumaling na ang kanilang mga sugat. Junior brother, nakalusot ka ba? Bakas ng pagkagulat ang magagandang mata ni Suyan. Mukhang ganoon na nga. Sa wakas ay napansin ni Yang Kai ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Bago ang labanan kay Luohai, siya ay nasa tuktok ng Second Order Origin Return ng Realm, ngunit pagkatapos ng labanan ito, siya ay nakalusot na ngayon sa Third Order. Kahit na hindi niya napansin kung kailan siya nakalusot, maaaring ito ay dahil ang dami ng enerhiya na ibinuhos ng Great Emperor sa kanyang katawan ay napakalakas kaya't tahimik niyang nabasag ang kanyang bottleneck. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang kaharian ay napaka-stable, kaya hindi na kailangan ni Yang Kai na gumugol pa ng anumang pagsisikap. Ikaw rin. Napatingin si Yang Kai kay Suyan at nagulat nang makitang ang kanyang cultivation ay kapareho ng kanyang sarili, Third Order Origin Realm. Kinagat ni Suyan ang kanyang mga labi at ngumiti. Ang lahat ng liwanag sa mundo ay tila natipon sa katawan ni Suyan, na nagpapaganda sa kanya ng walang katulad. Hindi napigilan ni Yang Kai na tumangala saglit bago inabot at hinawakan ang maliit na kamay ni Suyan, ang kanyang puso ay umaalon. Suyan. Namula ang mukha ni Suyan ang natural niyang matanto kung ano ang iniisip nito at saglit na nag-alinlangan bago sinabing. Honored Master at ang iba pa ay naghihintay sa labas. Inilabas niya Yang Kai ang kanyang divine sense para mag-imbestiga at nagulat siya nang makitang matagal nang narinig ng kanyang mga kakilala at kaibigan ang balita at naghihintay sa labas. Halos lahat ng mga master mula sa Three Clans ay nagtipon sa harap ng loft,
Ngunit walang nagsalita, lahat sila ay nakatayo lang doon at tahimik na naghihintay. Napakamot ng ulo si Yang Kai at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kahit ano paman, matagal na tayong naghintay, hindi na kailangang magmadali. Pagkasabi nito, nag-transform siya sa kanyang lobo at itinulak si Suyan sa lupa. Bumukas ang pinto ng loft at lumitaw si Yang Kai at Suyan sa harap ni Ling Taishu at ng iba pa. Nagmamadaling humakbang ang lahat at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ang magagandang mata ni Xia Ningchang ay puno ng hindi maitagong pagkabalisa at pag-aalala. Nang biglang lumitaw si Yang Kai at Suyan sa sealed world bid, ang kanilang mga aura ay mahina, na parabang sila ay dumanas ng mabigat na pinsala, si Xia Ningchang ay natural na nabigla at mabilis na nagayos para sa kanila na gamutin ang kanilang mga pinsala habang sa parehong oras ay nagpapakalat ng balita. Hanggang ngayon, makalipas ang tatlong buwan, sa wakas ay lumitaw silang dalawa. Yang Kai, okay ka lang? Si Ling Taishu ang unang nagtanong. Salamat sa iyong pag-aalala, Grandmaster, ngunit ayos na ako ngayon. Mabango brat, sobrang. Nag-aalala ako sa iyo. Nakahinga rin ng maluwag si Fourth Master Yang. Noong una ay gusto niyang sabihin na nag-aalala siya sa kanya, ngunit tila naramdaman niya na medyo nakakahiya ito, kaya mabilis niyang itinulak si Dong Suzu para sisihin. Tumayo si Dong Suzu sa tabi ng Fourth Master Yang, napakagat ng mahigpit sa kanyang mapupulang labi. Bahagyang kumunot ang kanyang ilong, at bumuhos ang malalaking patak ng luha sa kanyang mga mata. Parang gusto niyang umiyak, pero pinilit niyang huwag gumawa ng ingay. Inay, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Tumisi si Yang Kai at tinapik ang sarili, na parabang napakalakas niya. Sa pagkakataong ito, ang pinigilan na emosyon ni Dong Suzu sa wakas ay lumabas at siya ay napaluha. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha na parang sirang tali ng mga perlas. Kung hindi dahil sa napakaraming masters mula sa human, demon, at monster clans na naroroon, malamang na sumugod siya at niyakap ang kanyang pinakamamahal na anak sa kanyang mga bisig at nagmahal sa kanya. Mabango brat, ang Fourth Master Yang ay malapit nang mamatay sa galit, at pinandilatan niya si Yang Kai. Anong sinisigawan mo? Pinalo ni Dong Suzu ang malabakal na katawan ni Fourth Master Yang gamit ang kanyang maliliit na kamao. Bakit mo sinisigawan ang anak ko? Nagdilim ang mukha ni Fourth Master Yang. Naisip niya sa kanyang sarili. Anak ko ang anak mo, hindi ba? Wala namang mawawala sa akin kung sigawan siya. Ang gulo. Sa sobrang panlulumo sa puso ko, masunurin lang akong nakatayo sa pwesto at hinayaan akong hampasin ako ni Dong Suzu ayon sa gusto niya, hindi gumagalaw kahit isang pulgada.